Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa Christ is the Answer Church. Ngayon po, dadako tayo sa ating isa na naman na online devotion. Unang-una tayo po ay yumuko muna para sa ating panalangin. Panginoong Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Lord, lumalapit po kami sa iyo. Unang-una, nagpapasalamat sa mga pagpapala mo, sa blessing mo. Sa iyong provision, Lord, although may mga problema, pandemic, nandito kami, Lord, patuloy mong ibinibless at iniingatan. Lord, lumalapit ako sa iyo, Panginoon, na naway gabayan mo ang aking sasabihin. Bigyan mo ako ng wisdom, karunungan na sa bawat sasabihin ko, ang banal mong espiritu ang humipo sa akin, Panginoon, at ikaw po ang maitaas at mihayag sa bawat sasabihin ko, Lord. We glorify you, Lord, we praise you. Patuloy kami maglilingkod at magpapagamit sa iyo. Salamat po ng marami sa iyo, Lord. Ito po ang samudalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, dadako na po tayo sa ating teksto ngayon na aking babasahin. Ito po ay matatagpuan sa Lucas chapter 6, verse 46 to 49. Babasahin ko po. Sa wikang Tagalog, sabi po dito, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita, nagsasagawa ng mga ito, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo. Sapagkat matibay at ang pagkakatayo dito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad dito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, hagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Ito po sa teksto ng binasa ko, bilang Kristiyano, ito po napaka-common sa atin. Palagi po natin nadidinig sa mga chart, sa message, pero ito po, malalim po ito . Siguro, maganda ma-i-apply sa panahon natin ngayon. Meron tayong problema, pandemic, maraming nawala ng trabaho, nagkasakit, na-depress, nagkaroon ng anxiety. So, tayo bilang Kristiyano, siguro dapat nating unawain ang salitang ito . Literally po, yung magtayo ng bahay ng bato, talaga po dapat . Di ba? Tayo, pag nagtatayo tayo, gusto natin bato na . Imbis na kahoy, kasi nga mas matibay siya. So, mura pa. So, napapansin nga natin yung mga bahay dun sa Batanes, doon yung palaging dinadaan ng bagyo, makikita natin gawa po sa bato, matibay. Kasi nga po, palaging may bagyo doon. So, para ma-prevent yun, hindi masira. So, ginawa nila sa bato. So, kahit ngayon, yung gumagawa, kahit nga nasa lugar na squatter lang, bato na rin tinatayo kasi mas matibay. So, yun literally, kasi mas matibay yung bato kumpara mo doon sa taong nagtayo nung nagtayo nung walang pundasyon, yung mas mahina. Mahirap po kasi yun . Yung mas mahina po, bumaha at bumugso ang tubig, konti lang po na lakas ng hangin, bagyo, masisira na po. So, andito po yung pagkakaiba, yung matibay tsaka yung mahina. So, literal po yun na pagkakasabi sa unawa natin. Pero sa spiritually po, malalim po, siyempre tayo bilang Kristiyano, dapat yung faith natin kay Lord, mas tatagan natin. Kasi katulad ngayon, dumaan tayo po sa mga pagsubok. Marami po ang nawala ng trabaho, marami ang nagkaroon ng anxiety, depression, stress. Yung iba nga po, nagpapakamatay, yung iba naman nagkakasakit. Hindi nila ma-handle yung situation kasi po siguro yung iba mababaw kay Lord. Yung iba yung mas malalim ka kay Lord, pag dumating yung ganung mga problema sa ating buhay, paya natin tumayo at ma-withstand yung mga problem na yun. So, importante po yung bilang Kristiyano dapat maunawaan natin yung sa buhay natin .
parang si ba yung sa bagyo hindi ka lulubog eh, sasayaw ka lang katulad ng barko. So tayo bilang Kristiyano, importante natin na may apply natin sa buhay yon. Siguro pag binasa natin yan, simple lang pero dapat may impact sa buhay natin. Para at least ngayon, kahit ngayon na may problema, dapat palaging may hope, may pag-asa tayo na matatapos din yan in due time. Si Lord gagawa ng paraan. So, ito po. Kaya meron po akong mga, siguro, mga encouraging verse lang para paano ba natin na kailangan na ma-apply yung message na yan sa buhay natin eh. Para at least dumating yan yung matitinding bagyo, pagsubok, tayo, matatag tayo bilang Kristiyano. Magpupuri tayo, magpapasalamat kay Lord regardless of the situation. So, importante po yun. Ito po yung itong encouraging verse lang para siguro yung sabi sa Mateo chapter 22 verse 36 to 37. Guro, alin po ang pinakamagandang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. So, ito po, actually po, parang ano na po ito eh, mapakaraming Bible verse na sa Biblia, lahat halos eh, tumutukoy ko, nag-i-encourage sa atin maging mabuting Kristiyano. Pero ito po, as a general, parang ano na po ito eh, pangkalahatan na. Sabi dito, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. So malalim po yun, ibig po sabihin yung love the Lord God na very intimate. Buong puso, talagang marubdob po yung pag-ibig natin. Di ba pag po nanliligaw ka, gusto mo palaging nakikita, iniisip, palaging nasa isip at puso mo. So ganun din dapat kay Lord, sa dapat hindi po tayo mag-worship not based on feeling or emotion. Ibig sabihin, halimbawa, magpe-pray ka lang kay Lord pag walang katrabaho or may sakit ka or may kailangan ka kay Lord. Hindi ganun po. Dapat tayo, nagpupuri tayo kay Lord regardless of the situation. Masaya man tayo, malungkot, may problema o wala, pare-parehas po yung level of intimacy. So, importante po yun eh. Dapat tayo, yung pag-ibig natin kay Lord, parehas lang palagi. Yung pinakamataas palagi. So, importante po yung para yung intimacy natin kay Lord, hindi lang based ngayon sa feeling, emotion. Dapat, isa puso natin talaga. Pag ganun po kasi, regardless of the situation, talagang maglilingkod ka kay Lord, magpapagamit ka. Regardless kahit anong problema mo, wala. Kasi malalagpasan mo yan kasi yung word ni God nakatanim na sa puso mo. So, napakaganda po yung kailangan sundin natin yung love the Lord your God with all your heart, with your soul, with all your mind. So, sabi nga, napaka-importante po yung verse na yan para at least tayo bilang Christian, makapagtayo tayo ng bahay na matibay sa langit. Yung bahay na hindi mayuyugrug ng bagyo. So, importante po sa atin yun. Tapos po, yung pangalawa naman po, yung sa Matthew 6 verse 19 to 21, sabi po doon, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninira mga insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan na sa langit. Doon walang mga naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So, ito po, very synonymous din po dun sa Lucas eh. So, baga, yung kailangan nating ilay ng treasure, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Dun tayo mag-impok. So, synonymous din po siya. Parang ganun din po. Parang kailangan po, mag-invest tayo kay Lord, hindi yung puro physical, hindi money matters. So, yun nga yung pera, wala po yan eh. Sabi nga dito, nananakaw, nabubulok at kinakain ng insekto yung mga physical na wealth eh. Pero dun sa langit, yung may tatayo natin na treasure, ano po yun eh, nandun yung kayamanan natin, nandun din yung ating puso. So, importante po talaga na mag-invest tayo kay Lord. Palagi tayong
magpuri, magpasalamat, maglingkod sa Panginoon. So nandun po yan eh, kaya ngayon yun yung pinaka-text natin, yun yung buod na. So kailangan bilang Christian, dapat ano tayo eh, malalim yung root natin sa Panginoon. So dapat hindi tayo madaling mabunot tulad ng yung pundasyong mahina. So matatag dapat. Kaya apply natin sa nangyayari ngayon, dapat palagi tayong magdarasal, lalapit sa Panginoon in any situation, malungkot, masaya, may pera o wala, dapat tayo magpuri, mag-praise sa Panginoon, hindi lang yung kung makailangan po tayo. So dapat i-apply natin yung nasa Bible, kung ano yung sinasabi niya, apply natin sa buhay natin. Yung paglilingkod, hindi po natatapos kahit walang charge. Dapat ipag-pray natin na magamit tayo ni Lord sa gawain niya, sa mga gantong gawain, para makatulong tayo sa ibang taong hindi nakakilala. So yun po yung silbi natin, kaya tadaw tayo yung we are the salt of the earth. So dapat gampanan natin yung tungkulin natin bilang salt of the earth. Taka dapat yung devotion natin araw-araw sa family, gawin po natin yun. So importante po yung para tayo bilang Kristiyano, maging matatag tayo, mas malalim tayo sa Kanya, magpuri tayo sa Kanya kahit na nawalan ng trabaho, kahit na nagkasakit, kahit na nagkaroon ng mga depression, kailangan tayo magpuri sa Kanya. Kahit po ako, personally, kahit a Christian, minsan nadidepress pa rin kasi ang dami pong maraming trabaho, problema sa trabaho, pero hindi dapat maging hadlang yun. Tayo patuloy pa rin magpuri sa Panginoon. So, kasi ang Panginoon gagawa ng paraan para itong mga nararanasan natin ay matapos din at tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. So darating din yung time na yan kasi Kristiyano tayo. Hindi tayong Kristiyano madaling mabuwal. So yun po, sana po meron kong na-share sa inyo na makakatulong sa atin sa mga dinaranas natin to na calamity, problema. So yun lang po, dapat po talagang magpakalalim tayo sa Panginoon. Kahit na walang church, kahit na ganito, may magagawa po tayo para ihubog yung ating spiritual faith kay Lord. So, yung pagbabasa ng Bible, devotion, pakikinig sa mga message. So, importante po yun sa atin para yung spiritual growth natin ay lumakas pa. Sabi nga, yung iba, kailangan mag-exercise yung faith natin. So, yun lang po ta. Salamat po ng marami. Tayo po ay umuko para sa ating panalangin. Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Dalangin ko, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, na patatagin mo kami, Panginoon, sa iyo. Help us to build a strong house, lay out treasure on heaven. Panginoon, na focus us on our goal. Panginoon, na kahit po kami may mga problema, may mga pagsubok, ikaw po ang gumabay sa amin, Panginoon, na manguna sa bawat gagawin namin, Panginoon. Tulungan mo kami sa araw-araw, Panginoon, na parati mong ipaalala ang iyong kabutihan, Lord. Parati namin ma-apply sa aming buhay. Dalangin namin na kahit walang church, Panginoon, magamit kami sa gawain mo, sa pagtulong sa kapwa, at lalo pang kami lumalim sa iyo, Panginoon. Huwag mong hinghad lang ang mga problema, anumang pagsubok kinakaharap namin para hindi kami mag-focus sa iyo, Lord. Lord, we glorify you, we praise you. Tinataas, dinadakila ka namin, napakabuti mo, Panginoon. Pinupuri ka namin sa aming buhay. Ikaw ang tinataas, dinadakila namin. Purihin ka, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.